Raymond De La Peñas, good day po Sir Vince. Ask ko lang po, makapag-apply po ba ako ng work dyan sa US even na hindi ko nababayaran yung green card ko? Hindi pa nag-start ang counting para ma-release ito. Christina Rojas, taray, may pa-feature sa Mars. Lakas baka mahal kong Maynila. Ay, alam ko na. Polo. Oo nga, may nakapansin din sa akin yung polo ko daw. Terno nung background nila. It's coincidence, guys. Hello, what's up guys? Yan, today tayo ay magmo-mow ng backyard. Kasi last time ang ginawa ko itong harap lang eh. And then, kung may time pa mamaya kasi medyo matagal mag-mow eh, aayusin ko yung mga Halloween decor kasi konting hangin lang. Na ano, nasisira. Parang ito, tignan nyo to, nakatalikod na naman siya. Ano ba yan? Lakas lang sa hangin dito eh. Tsaka itong mga ibang mga pinaglalagay naming ano, yan, tape ko ulit siya. Tsaka itong black lady dito, nakapalikot na rin. Ano ba yan? Tombstone or graveyard stone ba tawag dyan? Grave, whatever, yung lapid ah, nakatumba na din, kaya kainis, so patay pa din. Ano ba yan guys? Pero yun nga, napag-desisyonan na namin next year na, sa spring na namin naayusin yung grass na yan, yung mga patche-patche. Pero for now, tayo ay magmamow. Wait, nasa na yung baterya niya? Kunin natin isang baterya, wait lang. Guys, welcome back to my channel. Kung ngayon ka lang napadpad sa channel na to, ako po si Vince. I'm a Filipino YouTuber dito sa US. So, gumagawa ko ng iba't ibang mga videos about my journey here. Yun nga, yung mga Filipino living the American dream or yung mga boy America. So, kung ganun yung mga content na gusto mo or kahit hindi, sana supportahan mo naman to, no? Please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka every time meron tayong bagong upload. So, sasagutin na natin yung mga comments doon sa last video. Rayan Edquibal, ayan, sinagot niya. If I'm not mistaken, si nurse photographer yung nagtanong how much yung nagastos namin sa Halloween decoration. Siguro more or less $449.83. Grabe, Rayan. Up to the penny talaga. Thank you. So, ayan guys. Lani Montes Claros Garcia. Hi, Sir Vince. Hello. Ask ko lang po kung magkano nagastos nyo papunta dyan. Plan ko po kasi pumunta dyan para mag-work tagalinis ng CR po kung papalarin po. He, he, he. So, Lani Montes Claros Garcia, panoorin mo lahat ng mga videos ko para masaya. Nabanggit ko na to many times, pero sige, sasagutin ko ulit. All in all, sa amin dalawa, mga around 8,000 to 9,000 US dollars. Hindi naman yun isang bagsakan. Ano yun? Kasama yung attorney's fee, yung processing fee ng kung ano nung processing fee, yung green card, lahat-lahat, yung medical. So, yun ay halos lahat ng nagastos namin, 8,000 to 9,000 kami dalawa na. Jazelle Queen Sature. Sir Vince, musta dyan? Tagal yung hindi nakapag-upload ah. Hehe, ask lang Sir Vince kung may HSBC na account or card kami dito, pwede kaya magamit dyan. Tsaka, last ask ko sa inyo, hindi nyo po nabasa. Sorry naman. Hehe, kung pwede po ba magdala ng mga gamot tulad ng gamot sa lagnat or ubo or magdala ng mga vitamins ng mga bata o
First timer ka, pampunta dyan. Ano? Bubulol ako. Thanks, Sir Vince P. Ano P? Ah, pa-shout out din po. Shout out to Jazzle Queen, Sature. Ayun, kung meron kang HSBC na account or card dito, pwede mo magamit dito. Kasi as long as yung credit card mo naman is MasterCard, Visa, which is globally accepted naman, pwede yun. Pero kung sinasabi mo, ano ba, HSBC savings account? Siyempre kung ang savings account mo ay naka-peso account sa Pilipinas, hindi mo magagamit dito yun, di ba? Pero siguro kung may dollar account ka, why not? Pero I guess yung tanong mo is credit card, di ba? So pwede. Next question, kung pwede magdala ng gamot, tulad ng gamot sa lagnat or ubo, or let's just say yung mga over-the-counter na medicines, pwede po yun, pwede siyang dalhin dito. Pero kapag daw liquid form, as long as nag-follow ka dun sa rules, let's say, less than 100 ml, parang ganun yun, di ba? Basta nag-follow ko dun sa rules, pwedeng-pwede. Mark Anthony Bagayndok, napanood ko, sir, yung interview sa Mars, nakakabitin lang. Ah, talaga ba? Nakakabitin eh, no? Pero grabe, hindi ko nga na-expect na ganun yung exposure. Parang medyo matagal lang nga yun for me eh. Salamat sa panonood at sa mga nakapanood ng Mars Pamor na episode ko dun. Wow, TV guesting. Ganon. Thank you so much, guys. Sana mag-subscribe kayo kung bago kayo dito sa channel na ito. Ricardo Amistoso, Sir Vince, pa-shoutout. Thanks for another motivational video. Ricardo Amistoso, shoutout to you, bro. Ingat lagi dyan. Pakishare na rin yung video to your family and friends. Hi, it's me. Thank you, sir. Flight ko na po later. Wow! Congratulations! Hi, it's me. Ingat ka. Have a safe flight. Kasi na-comment mo to one day ago. So, nandito ka na siguro mamaya or today. Dami requirements. Eh, pati i-download na app na gagamitin mamaya na sa NAIA for QR. At last, after 11 years po, magkakasama na kami ng parents ko at mga younger siblings. Congratulations sa'yo. Hi, it's me. Grabe, 11 years na hindi mo sila nakasama. I bet. Sobrang saya mo. Again, congrats. Thank you, sir, sa mga pag-answer sa lahat ng questions ko. More power. Anytime, of course. My pleasure. At sana kahit nakarating ka na dito, huwag mo ko iwan. Panoorin mo pa rin ang mga videos. Salamat. Combs! Hi, Sir Vince. Kamusta ka naman? Congrats sa mga videos mo. Both informative and fun watching you at the same time. Uy, thank you. Now, ang tanong ko lang, kaya pa ba, sir? Ang alin? Kaya pa ba ang buhay US? Ayun. Hehe. Kidding aside, if may chance kang mag-recommend sa mga kagaya naming nasa Pinas, would you recommend going to US and work? Thank you in advance, Sir Vince. Ingat po kayo. Kaya pa ba? Kaya ko pa bang nandito? Kakayanin. Tayo namang mga Pilipino, di ba? Mareklamo lang tayo. Sa totoo, di ba? Real talk. Mareklamo tayo pero ang kinaiba natin sa ibang lahi. Puro man tayo reklamo, sige pa din. Kasi syempre, kayod-kayod para sa ekonomiya. Ganon. So, yun, kakayanin bro. Hindi pwedeng hindi. Kasi syempre, pag hindi kakayanin, magugutom. Yun, yun talaga yun. Para sa future din natin to. So next na tanong mo is, would you recommend going to US and work? Yes, going to US and work. Of course, yung dollar yung i-earn mo. Kapag masipag ka dito, again, if you work hard. Again, gaya na sinabi ko sa Mars, if you work smart, talagang may patutunguhan lahat ng mga hard work mo dito. Siddha Swarupananda Siskar. Ang haba ng name. Kuya Vince, kung maaari nga lang dito ka na lang sa Pinas para mas dumami pa ang mga magagaling na Pinoy na tulad mo na makakatulong para sa pag-unlad ng ating bansa. Ganon, no? Para pala akong presidente eh. Ganon. Pwede na pala akong maging senator or president, di ba? Joke. Pero still nakaka-proud pa rin po dahil marami pa rin naman po kayong na-inspire na Pinoy. Kaya salamat Kuya Vince. Again, itong channel na to is to inspire yung mga kababayan natin na nangarap lang din just like me. So again, maraming salamat sa suporta and I will keep on inspiring you guys. Honey Lorente, ganda at napakatahimik ng neighborhood nyo, Sir Vince. Lakas maka-plaza. Plaza? Bakit plaza? Di ba ang plaza maingay? O tama ba? Tama ba yung dinig ko? Di ba ang mga plaza is parang public place tapos sobrang ingay? Timing nga dito, parang library. Christina Rojas, taray, may pa-feature sa Mars. Lakas baka mahal kong Maynila. Ay, alam ko na. Polo. Oo nga, may nakapansin din sa akin yung polo ko daw. Terno nung background nila. It's coincidence, guys. Hindi ko talaga in-expect. Nagulat ako ganun din yung background nila. Pero anyway, kidding aside, you deserve all the recognition for being one of the most consistent vlogger that features Buhay America. Really? Sana may mga pa-shoutout pa din kahit famous ka na. Oy, shoutout Christine Rojas. Hanggat sa mga kaya, shoutout lang ka na shoutout. Uy, grabe yung famous. Pero, ganun talaga eh. Joke lang.
Ang feeling. Raymond De La Peña, Sir Vince, sana po masagot niyo po ang tanong ko. Sir Vince, may chance po ba na makapagtrabaho dyan sa US kahit na hindi nakapagtapos ng elementary dito sa Pinas? Sana po masagot mo po. Maraming marami pong salamat. Malapit na po flight ko pa Cali. Ooh, congrats! Salamat po sa lahat ng videos na napanood ko sa inyo at nadagdagan mga idea ko about America life. Ingat po palagi. God bless. God bless you too, Raymond De La Peña. And congrats on your upcoming flight. So, going back dun sa kung hindi nakatapos ng elementary, actually, hindi ako sure kasi normally, ang nakikita ko dito, at least graduate ng high school. So, kung meron man dito naniniran dito sa America na nakakaintindi ng sinasabi ko, comment down below para matulungan natin si Brother Raymond De La Peña, guys. Oy, Raymond De La Peña ulit. Good day po, Sir Vince. Ask ko lang po, makapag-apply po ba ako ng work dyan sa US even na hindi ko nababayaran yung green card ko? Hindi pa nag-start ang counting para ma-release ito. November 3 po ang flight papunta Los Angeles, California. Sana po, masagot mo po ang tanong ko. Kasi sabi po ng nanay ko, ako na magbabayad ng green card ko kapag nakapagtrabaho na ako. Maraming maraming salamat po. Stay safe and healthy. God bless. Stay safe and healthy. Shout out to you, Raymond De La Peña. Parang first time to natanong sa akin. Yes, ikaw yung magbabayad ng green card mo, and hindi ka makakahanap ng work kapag wala kang green card. Yun ang alam ko. Kasi sa lahat ng mga inaplayan ko na natanggap ako, lahat hiningi sa akin yung green card ko. Yun. Kailangan siya. And hindi ko yung magbabayad nun when you get here sa US. Kasi ako, bago ako umalis ng Amerika, nakapagbayad na ako sa Pilipinas pa lang. So, in process na siya. Guys, ito pa segue lang. Kung ikaw ay nasa Pilipinas, kung may kilala kang gustong bumili ng condo, or ikaw mismo gusto bumili ng condo, kung ikaw nga ay nandito sa US, or kahit saang parte ng mundo gusto mo mag-invest sa Pilipinas ng properties, ilalagay ko sa description box yung contact number ng brother ko, si Michael Luis Leonardo, or Milo Leonardo. Nandyan yung email address niya and contact number niya. If you're looking for a property na somewhere in Ortigas, yung prime location, guys, nakita ko na yung brochure, ang ganda. Kasi kung ako lang din, bibili ako, marami yung budget. Unahan nyo na ako, pero kung hindi, guys, I swear, tingnan nyo yung property. Again, it's called Maven or Maven at Capital Commons. Again, sa Ortigas yan. Prime location. Tingnan nyo guys yung brochure. Ililink ko below kung kaya ilink. And yung developer or builder is Ortigas Land, which is kilala sa Pilipinas. Kaya ano pang inantay nyo? Pataas ng pataas yung preso. Kaya ako sa inyo, bumili na kayo. Or kung may kilala kayo, pakishare the good news. That's it for today, guys. Maraming salamat sa panonood kung tinapos mo tong video na to. Again, thank you. So, yun muna yung mga sasagutin natin comments today sa mga naglapag ng comments sa last video. Maraming salamat. Hindi natin masasagot lahat kasi mahina ang kalaban, guys. Pero maraming salamat sa mga nagko-contribute, mga nagko-comment. Maraming talagang salamat. Kung nakasubscribe ka na sa channel na to, thank you so much. At kung hindi ka pa nakasubscribe, what are you waiting for? Please subscribe and... dito pala yung subscribe. Please subscribe, click the notification bell para updated ka every time may bago tayong upload. Don't forget to follow me on my social media accounts. At kung gamer ka, gusto mong panoorin ng mga gaming-gaming ko, nandito rin ang aking gaming socials. So, ano pa? I will see you on my next vlog. Bye-bye.